sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys, let's go! Mga sutil na wala namang alam, ito ang naging matapang na pahayag ng former Senate President na walang iba kundi si Juan Ponce Enrile kung saan ay sumapol kay Senator Manny Pacquiao matapos salungkatin at pagbantaan di mo na ipakukulong ang mga Marcos sa di mo na ipagkakautang nito sa gobyerno. Yan talagang may karapatang magsalita mga kaibigan. Juan Ponce Enrile kasi siya yung... Hindi naman kadikit, parang medyo dikit kay Apple kay mga kaibigan. At mas maraming alam sa kasaysayan niya, sa kasaysayan. Yan si Enrile mga kaibigan. Dekada na yan, hindi lang dekada. Legendary senador. Ng 203 billion pesos, nilinaw mismo ng legendary politician na hindi pa di mo natapos sinasabing paglilitis sa mga di mo na estate tax ng pamilyang Marcos kaya hindi di mo na ito pwedeng gamitin laban sa dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Wala daw talagang pagkakaintindi ang ilan sa mga bumabatikos sa dating senador na si Bongbong Marcos Jr. at para lamang pamumulitika ay inahalungkat ang mga issue na hindi naman dapat siya ang ididiin. Katulad ni Senator Manny Pacquiao na magkailang beses na di mo na-feature sa ilang online magazine at news platform na tila kapag siya daw ang naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay hindi daw di mo niya sasantuin ang pamilyang Marcos. Ay nga di mo sa former Senate President ay huwag daw di mo na magmarunong. Ang wala naman daw talagang dunong sa mga kasong hindi naman daw di mo nila nalalaman. Huwag daw di mo na nilang ipilit na siraan ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa pamamagitan ng isyo na hinahalukay na lamang di umano nila. Ito ang mait. Karamihan naman sa mga binabato nila sa ating mahal na Pangulo mga kaibigan is naghuhukay na lang sila ng mga pwedeng ibato sa ating mahal na Pangulo kahit wala namang katibayan, wala namang basehan na pruweba. Puro paratang imbento na lang. Ito balitang pinuputakti ngayon ng samat-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hinayang at komento sa mundo ng social media. Kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag kalimutan. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Philippines Trending News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Mute-click ang subscribe and notification bell para mas laging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, narito ang naging patapang na pahayag ng former Senate President na walang iba kundi si Juan Ponce Enrile kung saan ay tila sa poll si Senator Manny Pacquiao matapos di mo nang ipaliliwanag na hindi di mo nila kayang sirain ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. ng dating senador o nang dahil lamang sa isyo ng kanilang pamilya maging state taxes di umano na pagkakautang sa ila sa gobyerno. Sabay-sabay natin panoorin ang viral video. Mga sutil dyan eh, yung mga nagsasalita. Hindi naintindihan o naintindihan man yan. Ay linilin lang nila ang tao, ginagamit nila na political issue para sirain si Bongbong. Pero sa katotohanan, nakasalang yung estate proceeding na tinatawag sa husgado, sa court yun. Ngayon, ang DIR, ang makikialam niya, makukolekta doon sa estate proceeding nung ng estate tax. Hindi kay Bongbong. Hindi siya magbabayad doon. State tax. Eh, problema ng DIR yan. Anong babayaran ng ni Bongbong may state tax? Doon sa, hindi naman siya may estate doon. Ang may estate doon, ang tatay niya dahil namatay ang tatay niya. Ngayon, yung namamahala ng estate ng tatay niya, yun ang magbabayad ng tax. Manggagaling doon sa ari-arian ng tatay niya na naiiwan. Kailan yun? Pag natapos na ang estate proceedings.
Eh, hindi po tapos eh. Paano babayad yung tao? Kaya yung mga sotilya niya, yung mga nagsasalita, hindi naintindihan, o, naintindihan mga, ay linilin lang nila ang tao, ginagamit nila na political issue para sirayin si Bongbong. Pero sa katotohanan, nakasaan lang yung estate proceeding na tinatawag sa husgado, sa court yun. Ngayon, ang DIR, ang makikialam niya, mauulekta doon sa estate proceeding nung sa ng estate tax, hindi kay Bongbong. Hindi siya magbabayad doon eh, tax. Eh, problema ng DIR yan. Eh, anong babayaran ng ni Bongbong may estate tax? Doon sa estate, hindi naman siya may estate noon. Ang may estate noon, ang tatay niya, dahil namatay ang tatay niya. Ngayon, yung namamahala ng estate ng tatay niya, yun ang magbabayad ng tax. Ang gagaling doon sa ari-arian ng tatay niya na naiiwan. Kailan yun? Pag natapos na ang estate proceedings, eh hindi pa tapos eh. Paano babayad yung tao? Kaya yung mga sotil niya eh, yung mga nagsasalita, hindi naintindihan o naintindihan mga ay linilin. Parang inuulit lang mga kaibigan, ano? Pero totoo lang mga kaibigan, ito talagang may karapatang magsalita. Kasi siya yung nakakaalam at nakakilala sa ating mahal na dating Pangulong Apolacay nung araw. At nakakasama niya ng ilang beses noon mga kaibigan. May kita natin sa mga ilang video, mga picture nila, di ba? Di ko alam mga kaibigan kung parang nauulit-ulit lang eh. Pinilin lang nila ang tao, ginagamit nila na political issue para sirayin si Bongbong. Pero sa katotohanan, nakasaan lang yung estate proceeding na tinatawag sa husgado, sa court yun. Ngayon, ang DIR, ang makikialam niya, mauulekta doon sa estate proceeding nung sa ng estate tax. Hindi kay Bongbong, hindi siya magbabayad doon. Mga sotil dyan eh, yung mga nagsasalita. Hindi naintindihan o, naintindihan man nga. Bumalik na naman sa dati mga kaibigan. Ulit-ulit eh, yata. Ang nilang tao ginagamit. Ngayon, yung ano, babayot yung tao. Medyo point forward ko na mga kaibigan na para makita natin itong hanggang saan. Kaya yung mga sotil dyan eh, yung mga nagsasalita. Proceeding na tinatawag sa husgado. Ang tatay niya, dahil namatay ang tatay niya. Ngayon, yung namamahala ng estate ng tatay niya, yun ang magbabayad ng tax. Ang gagaling doon sa ari-arian ng tatay niya na naiiwan. Kailan yun? Pag natapos na ang estate proceedings. Eh, hindi pa tapos eh. Paano babayad yung tao? Kaya yung mga sotil dyan eh, yung mga nagsasalita, hindi naintindihan. I-cut na natin dito mga kaibigan kasi paulit-ulit na lang naman na yung sinasabi rito eh. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.